Kritikal pa rin ang kondisyon ng isang binatilyong estudyante sa Zambales matapos sumabak sa paligsahan sa boxing. Pero sa paunang investigasyon ng Department of Education, nasunod naman daw ang mga alituntunin sa palaro. Mula sa iba sa Zambales, nakatutok live si John Consuma. John. Mike, Mel, round 2 pa nga lamang ay hininto na ang laban na matapos nga makaranas ng pagkahilo itong estudyante na si Joshua Jonas Garcia. At Mel, ang maliwanag dito bago daw sumabak sa laban itong estudyante ay nakaranas na raw siya ng hindi gaanong kagandang pakiramdam. Gumugulo ng investigasyon kaugnay ng trahedya sa isang boxing match sa isinasagawang Central Luzon Regional Athletic Association o CLARAA dito sa Iba, Zambales. Nakomatos ang 16-anyos na si Joshua Jonas Garcia matapos ang boxing. Base sa CT scan, nagkaroon ng blood clot sa kanang bahagi ng utak ni Jonas dulot ng malalakas sa tama sa ulo. Nilagyan na siya ng tubo at ventilator dahil hindi na siya humihinga. Inilagay siya sa intensive care unit ng President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Sabi ng mga neurosurgeons, no, they won't take the risk of operating this patient. Kahit buksan, malaki yung risk ng mortality sa loob ng operating room. Clinically brain dead pa rin siya. Kaya lang the complications are starting to set in. Ngayon, nag-pneumonia na siya. Although BP is okay, the respiration is okay, meron pa rin siyang heart rate hanggang ngayon. Lumalaban pa rin siya. Kinatawan si Jonas ng Bulacan. Nakalaban niya ang isa pang 16-anyos na galing Bataan. Base sa kwento nakabot sa pamilya ni Jonas, unang round daw ng laban, nagkaroon ng counting nose bleeding ang binatilyo. Pero na-clear naman daw ito ng doktor at nakapagpahinga bago ang sunod na round. Pagkatapos ng ikalawang round, nahilo na si Jonas, kaya itinigil na raw ang laban. Agad siyang dinala sa ospital. Pero bago ang laban, hindi na raw maganda ang pakiramdam ng binatilyo. So, maano na yung tiyan niya, naglolokok. Ba't siya matika maiwan? Ano po, nung nag-share po siya, nakakatago po siya sa mga tiyan. Patuloy naman biniberipika ng organizer ng CLARAA ang impormasyong hindi si Jonas kundi ang kakambal niya ang dapat lalaban sa kompetisyon. Lalo't mahigpit daw ang kanilang patakaran sa mga isinasabak sa mga palaro. This child was presented, siya ang naglaro sa lower meets, ang mga papel niya ang nandiyan, so siya ang pinalaro namin. Wala akong kalaman sa twin niya. Ayon sa Department of Education o DepEd, base raw sa kanilang inisyal na investigasyon, nasusunod naman daw ang guidelines ng CLARAA. Pero aalamin daw nila kung angkop ba ang mga ginamit na protective gear at meron bang emergency personnel. Miyembro raw ng Amateur Boxing Association of the Philippines ang kanilang boxing tournament manager para siguruhin na ipapatupad ang mga reglamento ng amateur boxing. Meron din daw doktor at medical team sa ringside. Matagal na raw kasama ang boxing sa sporting events ng DepEd at unang pagkakataon daw na may nangyaring ganito. Pero ang pulisya may nasisirip ng problema. Yung mga trainer ng boxing na sa Bataan, nung nakausap namin is mga professional teacher yan, hindi professional boxer. So tinuturuan nila yung player kung ano lang yung alam nila. We are not discounting the possibilities na merong mga lapses nangyari. Minabuti nung region na isuspend muna pansamantala yung boxing sa regional meet. Nagpapasalamat din tayo sa probinsya na talagang sinusuportahan nila yung pamilya ngayon. The players at the boxing tournament preparing for Jonas, binibigyan na rin ng psychosocial services, nagpabot na rin ng tulong ang probinsya ng Zambales pati na ang DepEd Division. Samantala, kinan sila na rin ng DepEd Mel ang boxing event dito sa CLARAA. Samantala ay dumating na rin dito sa Iba, Zambales sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation para magsagawa ng kanilang sariling investigasyon. Yan muna litas mula pa rin dito sa Iba, Zambales. Balik siya, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.